May kinalaman po sa 1,000 years of peace. Isang libong taon na kapayapaan. Napili ko po ito pong topic na ito sapagkat marami po ang mga tao ngayon. Maging ako o baka ikaw po ay naghahanap po ng kapayapaan. Kapayapaan na nahahanap ng mga tao ay minsan ay pansamantala lamang. Pero ito pong sinasabi ng banal na kasulatan ay meron pong isang araw na darating na magkakaroon ng 1,000 kapayapaan. Napakatagal po nito. At nais ko po itong i-share sa inyo sapagkat ayaw po ni Satanas na inyo pong malaman ang katotohanan tungkol sa Biblia sa ganito pong paksa na ito na 1,000 taon. Ayaw po malaman ito. Kaya maaring kayo po ay antukin at tamarin at baka i-close nyo na lamang po ang video na ito sapagkat si Satanas ay nandyan lamang sa inyong tabi at dadayain kayo para hindi po kayo makapanood ng video na ito. At dahil dyan, nais po namin kayong ipanalangin para gabayan tayo ng banal na espiritu sa pakikinig ngayong pong araw na ito. Tayo po'y manalangin. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Biblia po na amin pong pinag-aaralan ngayon ay inyo pong mga salita. O amin pong inilapit sa inyo ang amin pong mga sarili na habang kami po ay nakikinig ng salita po ninyo, ay huwag po kaming madaya ni Satanas upang i-close namin ang video na ito. O salamat po ng marami sa pagkakataon na nahanap po namin ang Bible study dito sa YouTube. Salamat po Panginoon sa pagpapala na ipinagkaloob niyo po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa Bible study na ito, 1,000 years of peace, ay may mga tanong na sasagutin natin ngayong araw na ito. Una pong tanong ay ganito. What event begins this 1,000-year period? Ano ang magiging pasimula ng 1,000 taon na ito? Oo nga naman, magandang malaman yan. Ang sagot po ng banal na kasulatan ay ito po. Ang sabi po sa Revelation, "And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands, and they live and reign with Christ for 1,000 years. Yan po ay nakarecord sa Revelation 20 verse 4. Ano po yung sinasabi dyan? Ang sinasabi po dyan sa banal na kasulatan, ang pasimula po ng 1,000 taon ay yung pong tinatawag na unang pagkabuhay. At yung pong unang pagkabuhay ay yung pong magaganap sa ikalawang pagbabalik ng ating mahal na Panginoong Yesus. Meron pa pong isang video dyan na makikita nyo po dito sa YouTube. Ang pamagat po ay Christ's Second Coming. At doon po ninyo malalaman kung ano po yung unang pagkabuhay kung gusto nyo pong malaman ng detalye, ng detalyado. Yung po binabanggit dito sa talata, ang una pong pagkabuhay ay yung pong ikalawang pagbabalik ng ating mahal na Panginoong Yesus. At sangayon sa talata, yaan ang simula ng 1,000 years. At ito po ang pangalawang tanong. What is this resurrection called? Who will be raised in it? Sabi po ng banal na kasulatan, this is the first resurrection, kagaya po ng ating binanggit. Blessed and holy is who has part in the first resurrection. Ayun po, kaya po ini-invite ko po kayo na inyo pong panoorin din yung isa pong video na patungkol po sa muling pagbalik ng ating Panginoon sapagkat doon po natin malalaman yung pong unang pagkabuhay na maguli. Third question. The Bible says there are two resurrection. When is the second resurrection? And who will be raised in it? Okay. Nabasa natin kaganina, sa Revelation ay meron pong unang pagkabuhay. Ngayon, ang tanong ngayon, sa tanong natin ngayon, ano naman yung ikalawang pagkabuhay? At sino ang bubuhayin doon? Ito po, ang sabi po sa banal na kasulatan, the rest of the dead did not live
again until the 1,000 years were finished. Revelation 20 verse 5. John 5:28-29, atin bubuksan yung Bible. All who are in the graves will hear his voice and came forth those who have done good. Okay, ha? Ito po, ang sabi po ng talata, yung una pong mabubuhay, yung pong gumawa ng mabuti. To the resurrection of life. And those who have done evil to the resurrection of the condemnation. So, maliwanag po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Sa ikalawa pong pagkabuhay, ang mabubuhay po dito ay yung mga gumawa ng mga masasama. At sila po ay bubuhayin sa condemnation o sa kaparusahan. Sila po ay bubuhayin upang sila ay paparusahan. Pero, sangayon po sa talata, yung una pong mabubuhay ay mabubuhay po sila para sa buhay na walang hanggan. Kundi sa pagpapala po sila po mabubuhay. Yun po ang sagot ng banal na kasulatan. Pang-apat po na tanong ay ganito. What other momentous events take place when the 1,000 years begin? Ano po yung mga event pa ito? Bukod po doon sa unang pagkabuhay. Ito po ang sagot ng banal na kasulatan. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. According sa 1 Thessalonica 4:16-17, dito po sa itim na aklat na ito, na sinasabi po dyan na yung pong isa pa pong event na mangyayari sa pasimula ng 1,000 taon ay magkakaroon po ng maingay na tunog na trumpeta na galing sa ating mahal na Panginoong Diyos. At yung pong mga righteous people, yung mga nanumbalik sa ating Panginoong Diyos, ay sila po ay bubuhayin ng ating Panginoong Diyos at sasalubong doon po sa alapaap. Yan po ang tinatawag na second coming. Yan po ang pasimula ng 1,000 taon sangayon po sa banal na kasulatan. At doon po sa beginning ng 1,000 taon ay sabi po dyan sa talata ay magkakaroon yung pong mga pagdating ng ating Panginoon ay kasama niya yung pong mga anghel ay magkasama po ng ating mahal na Panginoong Jesus sa kanya pong muling pagbabalik. At yan po ay natalakay doon po sa isa po pong video po natin. Ngayon po, ito po yung panglima pong tanong. What happens to the wicked living and dead at Jesus coming? O nga naman, kung yung pong mga banal na nanumbalik sa ating Panginoong Jesus na mga patay at buhay, yung patay na banal ay bubuhay ng ating Panginoong Jesus para po makarating po doon sa langit, sa lubungin ng ating Panginoong Jesus. At yung po mga naabutang buhay ng ating Panginoong Jesus ay aagawin niya sa alapaap. Ngayon, ang tanong naman po ngayon papaano naman yung maabutan ng Diyos na makasalanan, o what I mean is, yung mga hindi na numbalik sa ating Panginoong Jesus na buhay? At ano ang mangyayari sa kanila? At ano din ang mangyayari doon sa mga patay naman na mga hindi na numbalik sa ating mahal na Panginoong Jesus? Ito po ang sagot ng banal na kasulatan. Isaiah 11 verse 4, with the breath of his lips, he shall slay the wicked. According sa Bible, yung pong mga buhay sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, mga buhay na mga hindi na numbalik sa kanya, ang sabi po sa talata, sila po ay mamamatay sa pamamagitan ng hininga ng ating mahal na Panginoong Jesus o ng kanya pong kaluwalhatian, ang sabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po dito, and to you who are troubled, rest with us. With the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ,
who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. So, according sa 2 Thessalonica 1:7-9, na yung pong mga buhay sa panahon na pagdating ng ating Panginoong Yesus na makasalanan o hindi na nambalik sa Kanya, ang sabi po diyan, sila po ay mamamatay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoong Yesus. Naalala niyo po ba doon po sa yung pong dalawang gwardya na nung nakita po nila yung anghel ng ating Panginoong Yesus, sila po ay natumba dahil sa kaluwalhatian itong anghel na ito. Papaano pa kaya kung libo-libo mga anghel ang darating at kasama doon ang ating Panginoong Yesus? Tiyak na yung pong kaluwalhatian na ito ay napakalakas, powerful. Kaya po, lahat po ng mga nadaya ni Satanas, sila pong lahat ay mamamatay sangayon po sa banal na kasulatan. Question number 6. Many believe the unsaved will have an opportunity to repent during the 1,000 years. What does the Bible say about this? Sabi po diyan, marami daw po ang mga naniniwala na yung mga hindi maliligtas sa loob daw po ng 1,000 years ay sila po ay makapagsisisi. Sila po ay magbabago pa sa loob ng 1,000 years. Yun po yung paniniwala po ng iba. Pero ano po yung sinasabi po ng banal na kasulatan? Totoo ba na yung po mga makasalanan o yung hindi maliligtas ay makapagsisisi pa ba sila sa loob ng 1,000 taon? Basahin po natin ang banal na kasulatan. Ang sabi po sa Jeremiah 25:33, "The slain of the Lord shall be from one end of the earth, even to the other end of the earth. They shall not be lamented, or gathered, or buried. They shall become refuse on the ground. The rest of the dead did not live again until the 1,000 years were finished." Revelation 20 verse 5. According po sa talata na yan, yung daw pong mga hindi nabuhay sa muling pagbalik ng ating Panginoong Yesus, ay hindi sila mabubuhay sa loob ng 1,000 taon. Sila po ay hindi po mabubuhay hanggang sa matapos ang 1,000 taon na to. Ang ibig sabihin po, kung sila po ay hindi po mabubuhay sa loob ng 1,000 taon, hindi po sila makapagsisisi, mga kaibigan. Mga ka-YouTube, hindi po makapagsisisi ang mga taong makasalanan o yung mga taong hindi na nambalik sa ating Panginoong Yesus. Wala na pong chance para po magsisi ang mga taong gumawa ng kasamaan at hindi na nambalik sa ating Panginoong Yesus. Hindi humingi ng tawad sa ating Panginoong Yesus. Wala na pong chance sa 1,000 taon. Sapagkat sa loob ng 1,000 taon, yung pong mga tao ay lahat po ay patay. Ang tangi na lamang po dito maiwan ay si Satanas at ang kanya pong manghel. Babasahin po natin mamaya sa banal na kasulatan sa pagpatuloy po ng ating pong pag-aaral na ito. Maliwanag po muna ngayon, sa ngayon, na yung pong mga makasalanan o yung hindi na nambalik sa ating Panginoong Yesus, maliwanag po ang sabi ng banal na kasulatan, sila po ay hindi buhay sa loob ng 1,000 taon. At kung sila po ay hindi buhay sa loob ng 1,000 taon, of course, hindi po sila makapagsisisi sa kanila pong mga kasalanan. Yun po ang malinaw dyan. Question number 7. The Bible says that Satan will be bound in the bottomless pit during the 1,000 years. What is this pit? O nga naman, ano nga yung ibig sabihin nito sapagkat nababasa natin to sa banal na kasulatan? Yan po yung nakarecord sa Revelation. Ang sabi po sa Revelation 21 verse 3, "Then I saw an angel coming down from heaven, having the key to the bottomless pit. He laid hold of the dragon, that serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years, and he cast him into the bottomless pit till the 1,000 years were finished." Ayan po yung sabi ng banal na kasulatan. At ang tanong natin ngayon ay ano ba ang ibig sabihin ng bottomless pit?
Okay, at pong bottomless pit na ito ay hango po sa original Greek na abusos or abyss. Ito po ay katulad po sa Genesis 1 verse 2 sa Old Testament na ang ibig sabihin po ay deep, na ito po ay darkness, empty, and void. Ito po ay walang laman. Ibig sabihin, yung pong sinasabi na bottomless pit ay ito pong lugar na ito ay wala pong laman, sira po, wasak, at ito po ay hindi po mapapakinabangan ng kahit sinuman. At ang sabi sa banal na kasulatan, si Satanas po ay ikukulong sa lugar na yan. Ngayon ang tanong, ano po yung lugar na yan? Malalaman po natin yan sa pagpatuloy po ng ating pong pag-aaral. Question number 8. What is the chain that binds Satan? Why is he bound? Okay, ito po ang sagot ng banal na kasulatan sa Revelation 21 verse 3. An angel having a great chain in his hand laid hold of Satan and bound him for 1,000 years and shut him up and set a seal on him so that he should deceive the nations no more till the 1,000 years were finished. Yung pong ibig sabihin po ng chain na si Satan po ay tinalian. Ang ito po ay symbolical na ang ibig sabihin po si Satanas po ay hindi po makapangdadaya ng kahit sino pang mga tao. Sapagkat, bakit hindi po siya makapagdadaya? Unang-una po ay yung pong mga nanumbalik sa ating Panginoong Jesus ay dinala niya na sa langit kasama na ng ating Panginoong Jesus. So, hindi na po niya madadaya ito sapagkat siya po ay maiwan dito po sa ating pong sanlibutan. At hindi niya na rin po madadaya yung mga dating sumunod na tao sa kanya. Yung mga hindi na nanumbalik sa ating Panginoong Jesus ay hindi niya na rin po madadaya sapagkat ito po ang mga tao na ito ay patay na silang lahat sangayon po sa talata na dito po sa ating pong sanlibutan sa pagdating ng ating Panginoong Jesus ay wala pong taong buhay sa panahon na yon. So, ang ibig sabihin po noong great chain na yon na ikinulong si Satanas ay siya po ay hindi po makapangdadaya. Siya po ay nakakulong dito sa ating pong sanlibutan. Ang lahat po nakasama po ni Satan dito ay yung kanya pong mga anghel na kanya pong naakay. Nadaya rin po yung mga fallen angels na ito. Ngunit wala po silang madadaya na tao. Okay, yan po yung sagot ng banal na kasulatan na yung pong chain ay symbolical na wala pong madadaya si Satanas. So, review po natin muna, mga kaibigan, mga ka-YouTube, review po muna natin about the events occurring at the beginning of the 1,000 years. Ano po yung pong mga events na ito? Isa-isahin po natin para po maalala po natin. Una po, devastating earthquake, Revelation 16. Verse 18 to 21. Second po ay second coming of Jesus for His saints according sa Matthew 24:30 to 31. At sumunod po yung pangatlo po ay righteous dead raised to life according to 1 Thessalonica 4:16 to 17. Ito ba po yung po mga event? Righteous given immortality 1 Corinthians 15:51 to 55. Righteous given bodies like Jesus, 1 John 3, 2. All righteous caught up into the clouds, 1 Thessalonica 4, 16 to 17. Sumunod po ay living wicked slain by the breath of the Lord's mouth, Isaiah 11, verse 4. Ayan po yung magiging kaganapan sa muling sa simula po ng 1,000 taon. Ang pinaka-point po doon, ang simula po ng 1,000 taon ay ang muling pagbalik ng ating Panginoong Jesus, yung pong second coming. Yun po, yun po yung simula ng 1,000 taon. At sumunod po dito, bukod pa dun sa ating pong mga nabanggit, wicked in graves remain dead until the end of the 1,000 years. Revelation 20 verse 5. And add pa po dito, additional, Jesus takes righteousness to heaven according to John 14 verse 1 to 3
And at the beginning of 1,000 years, Satan bound in this earth. Revelation 20 verses 1 to 3. Sapagkat siya po ay wala pong madadaya. Yan po ay sa loob po ng 1,000 taon, si Satanas po ay wala pong madadaya. Siya po ay nakakulong dito po sa ating pong sanlibutan. Ngayon po, dako po tayo ngayon sa pangsiyam na tanong. Revelation 20 verse 4 says, there will be a judgment in heaven during the 1,000 years. What for? Who will participate? O nga naman, para saan itong judgment na ito? At sino ang magpa-participate na ito pong judgment? Ating pong tignan ang banal na kasulatan. Sa Revelation 20 verse 4, ang sabi po dito, I saw thrones and they sat on them, and judgment was committed to them, and they live and reign with Christ for 1,000 years. Ayan ang sabi ng banal na kasulatan. Yung pong mga magja-judge po dito ay yung pong mga banal na nailigtas ng ating mahal na Panginoong Jesus. Yung mga sumalubong sa kanya pong muling pagbabalik. At sabi po ng isang talata sa 1 Corinthians 6 verses 2 and 3, do you not know that the saints will judge the world? Do you not know that we will judge angels? Oh, napakaganda po ng talata na ito. Na binabanggit po ng talata na ito na sinusugan niya po yung sinabi ng Revelation 20 na ang sabi dito na yung pong mga banal ang siyang magja-judge dito po sa ating pong sanlibutan. At maging yung mga angels na mga fallen angels na kasama ni Satanas ay huhusgahan din po nung mga banal na ito na nakasama ng ating Panginoong Yesus sa kanya pong muling pagbabalik. So, ganito po yan. Sa judgment day, bakit po mayroon pong gagawing judgment doon po sa langit? Bakit yung mga banal ay maghuhusga po sila dito po sa sanlibutan nito? Ganito po kasi yan, mga ka-YouTube, mga kaibigan. Kasi po, ipinapakita lamang po dito sa judgment na ito na yung pong paghuhusga ng ating Panginoong Yesus, yung paghuhusga ng ating Panginoong Diyos ay tapat at ito po ay hindi unfair. Sapagkat pinapalabas po ni Satanas na yung pong judgment ng ating Panginoong Diyos ay unfair. Ngunit sa pamamagitan po nitong judgment na ito ay makikita po ng lahat po ng mga anghel at lahat po ng mga taong maliligtas sa panahon na yon na ang judgment ng ating Panginoong Diyos ay tapat. Makikita po nila dito na bakit kaya si ganito ang sipag mangaral, ang sipag magsimba pero hindi naligtas. Makikita po doon na kaya pala hindi siya naligtas ay hindi po siya nagsisi sa huli niya pong kasalanan. O kaya po pala si Satanas at kanya po mga anghel ay hindi po naligtas at sila po ay masusunog sa dagat-dagatang apoy dahil ganito ang kanilang pinagagawa. Yun po ay makikita po ng mga banal na makakasama ng ating Panginoong Jesus sa kanya pong muling pagbabalik. Kaya po meron pong judgment doon, ulitin ko po, para po ma-prove na yun pong judgment ng ating Panginoong Jesus, ng judgment ng ating Panginoong Diyos, ay totoo at tapat, hindi po bias. Ayan po yung pong binabanggit ng banal na kasulatan. Question number 10. At the close of the 1,000 years, the holy city, New Jerusalem, will come down from heaven to this earth. Who will come with it? Where will it settle? Napakaganda pong tanong niyan. Ito po ang sagot ng banal na kasulatan. Revelation 21, 2 and 3. Then I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God. And I heard a loud voice from heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men. Thus the Lord my God will come, and all the saints with you. All the land shall be turned into plain from Geba to Timon, south of Jerusalem. Zechariah 14:1-10 po. Na ito pong pagbabalik ng ating Panginoong Diyos sa pag-close po ng 1,000 years.
O sa end ng 1,000 years, pagkatapos po ng 1,000 taon, ay bababa po ito pong New Jerusalem. At ang kasama po nito ay ang ating mahal na Panginoong Diyos, syempre po, at yung pong mga banal, na yung pong mga taong, ito pong mga banal na ito, ito po yung pong mga sinundo ng ating Panginoong Jesus sa kanya pong ikalawang pagbabalik, at sa susunod pagkatapos po ng 1,000 taon, sila po ay bababa dito po sa sanlibutan na ito. Yung pong paglalagyan po ng New Jerusalem ay ito pong sanlibutan na ito. Ito dito po bababa yung pong New Jerusalem na binabanggit sa banal na kasulatan. Ito po yung pong mga tatlong divided po itong three advents ng ating mahal na Panginoong Jesus. Una po, sa three advents ay makikita po natin yung first coming ni Jesus Christ ay yung pong sa Bethlehem in a manger. At yung pangalawa po ay yung second coming in the clouds at the beginning of the 1,000 years to take His people to heaven. At yung pong pangatlo niya pong pagdating, yung third coming, with the holy city and all righteous people at the close of the 1,000 years. So, sa close, pagkatapos po ng 1,000 taon, yung pong New Jerusalem ay bababa po dito sa ating pong sanlibutan. Para po, sa ano pong purpose? Ating pong pag-aaralan yan sa susunod sa pagpapatuloy po ng ating pong programa na ito. Sa question 11, what will happen to the wicked dead at his time? How will this affect Satan? Okay? Ang sagot po ng banal na kasulatan ay ito po. The rest of the dead did not live again until the 1,000 years were finished. When the 1,000 years have expired, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations. According to Revelation 20, verses 5 to 8. Ang sabi po diyan, bukod doon sa pagbaba ng New Jerusalem pagkatapos po ng 1,000 years, si Satan po ay pakakawalan sa kanya pong kulungan. Ano pong ibig sabihin nito? Ano pong ibig sabihin nito na si Satan ay pakakawalan sa kanyang kulungan? Ibig sabihin po nito, sangayon po sa talata, siya po ay lalabas upang dayain yung pong mga mabubuhay na mga masama o yung mga hindi nanumbalik sa ating Panginoong Yesus. Sapagkat naalala niyo po yung talata sa John 5:28-29 na meron pong dalawang pagkabuhay na binabanggit sa banal na kasulatan. Yung first resurrection ay yung pong pagkabuhay ng mga banal sa buhay na walang hanggan. At yung pangalawang resurrection ay pagkabuhay doon sa kapahamakan. At ito pong ikalawang pagkabuhay na ito ay ito rin po ay magaganap sa pagkatapos po ng 1,000 taon. At kung matapos ng 1,000 taon, si Satan ay pakakawalan upang dayain po yung pong mga taong nabuhay sa ikalawang pagkabuhay. Nang ibig sabihin po noon na pinakawalan si Satan, siya po ay meron ng madadaya. Paano po, ano po yung pandarayang gagawin ni Satan? Na yung pong pangdaraya na gagawin ni Satan sa mga oras na yan, ay sasabihin niya doon sa mga tao na yon, dadayain niya, na yung pong New Jerusalem na yun ay sa kanyang kaharian. At dapat na makuha niya yon, sapagkat yung judgment ng ating Panginoong Diyos, according kay Satanas, ay unfair po at hindi po tama yung pagjudge ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, marami po lahat po ng mga makasalanan, lahat po ng hindi nanumbalik sa ating Panginoong Jesus, lahat po yun ay madadaya ni Satanas sapagkat wala na pong banal na espiritu doon na gumagabay sa kanila. At sila po ay magmamarcha papunta po doon sa New Jerusalem na bumaba. At ano po ang mangyayari sa susunod? Ano pang 12 po na question? What will Satan do then? Pagkatapos po nun, ano na po ang susunod na gagawin ni Satan? Ito po, i-elaborate lang po natin. Ang sabi po ng talata, Satan will go out to deceive the nations of the earth, to gather them together to battle. Ayan, pagkatapos na madaya sila, sila po ay iipunin ni Satanas upang sakupin yung pong bayang iniibig, whose number is the sand of the sea. Napakadami po ng mga tao na ito sapagkat kasing dami daw po ng buhangin sa dagat.
They went up on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city. Ayan po yung sabi ng banal na kasulatan. Na ang sabi po dito sa Bible, sa Revelation 27:9, na yung pong mga milyong-milyong mga tao, billions of people na nadayan ni Satanas na kasing dami ng buhangin sa dagat, ang sabi po sa talata na ito, ay palilibutan po, surrounded the camp of the saints and the beloved city. Papalibutan po yung pong bayang iniibig, kasama na yung pong mga banal. At yung pong mga banal, dapat po natin tandaan, yung pong mga banal na nandoon po sa beloved city na bumaba, yung pong New Jerusalem, ay ito po yung mga sumalubong sa ating Panginoong Jesus. Ito po yung pong nabuhay sa unang pagkabuhay. Ito rin po yung nadatnan ng ating Panginoong Jesus na buhay, na sila po ay tapat na naglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Sila po ay palilibutan ng mga taong nadaya ni Satanas. Yan po ay pagkatapos ng 1,000 taon. Question number 13. What will interrupt Satan's plan to capture or destroy the city? Ano ang makapagpapatigil sa kanila? Ang sabi po ng talata sa Revelation 27:9, fire came down from God out of heaven and devoured them. The devil who deceived them was cast into the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. According sa Revelation, according po sa Bible, hindi po yan sabi-sabi, na ang makapagpipikal po kay Satan at sa kanya pong mga nadaya ay yung pong apoy na bababa na galing sa ating Panginoong Diyos na nagmula sa langit. At lahat po ng mga taong nadaya ni Satanas, pati na ang mga anghel na mga fallen angels at kasama si Satanas, sila po lahat ay susunugin dito po sa panahon na pagkatapos po ng 1,000 taon. Yan po ang tinatawag po nating, ayan po ang tinatawag sa Biblia na impyerno. Yung pong dagat-dagatang apoy. Yung impyerno po ay mangyayari po ito sa pagkatapos po ng 1,000 taon. Ang sangayon po yan sa banal na kasulatan. Question number 14. When the wicked are burned up and fire goes out, what glorious thrilling event will take place next? Oo nga naman. Pagkatapos na masunog, sangayon po sa banal na kasulatan, pagkatapos na masunog po yung pong sila Satanas at ang kanya pong lahat ng mga kampon, ano na po ang susunod pagkatapos nito? Ang sabi po ng banal na kasulatan sa Isaiah 65 verse 17, behold, I create new heavens and a new earth. According to Isaiah 65 verse 17. At ang sabi po sa Revelation 21 verse 5, he who sat on the throne said, behold, I make all things new. According po sa Revelation 21 verse 3, the tabernacle of God is with men, and he dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God. According po sa mga binanggit po natin mga talata, ay pagkatapos po na masunog po yung pong si Satanas at lahat po ng kanyang mga tagasunod, ang sabi po sa banal na kasulatan, ay lilikha ang ating Panginoong Diyos ng isang bagong langit at bagong lupa. Sapagkat yung naunang bagong langit at bagong lupa ay naparam na. Sapagkat sirang-sira po ito pong sanlibutan na ito pagdating ng ating Panginoong Jesus sa second coming. Sapagkat sabi doon ay malalakas na mga lindol. At lahat po ng lupa, yung pong buong lupa ay wasak. At yung pong mga tao dito ay patay po. Patay po lahat po ng mga taong madadatnang buhay na makasalanan sa paningin ng ating Panginoong Diyos. At kaya po ang ating pong sanlibutan ay wasak noon, sira ng dahil sa kasalanan. At gusto ng ating Panginoong Jesus na ibalik muli sa dating ganda ito pong ating sanlibutan nung una niya po itong likhain. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, pagkatapos po na masunog po lahat ng mga nagsitaksil sa ating Panginoong Diyos, sa mga hindi sumunod sa Kanya, ay gagawa ang ating Panginoong Jesus
ng isang bagong langit at isang bagong lupa. At ang sabi po dito sa banal na kasulatan sa Revelation 21 verse 3 ay makakasama ng lahat ng mga taong nanampalataya sa ating Panginoong Diyos na makakasama natin ang ating Panginoong Diyos magpakailanpaman. Ayan po ang sabi ng banal na kasulatan. Reviewin po natin yung pong events sa 1,000 years, yung pagkatapos ng 1,000 years. Reviewin po natin yung mga events. Ano po ito? Una po, third coming of Jesus with His saints. Yan po yung close ng 1,000 years. Ako din po yung sa Zechariah 14 verse 5. At sumunod po, Holy City settled of the Mount of Olives, which becomes a great plain. Yan po ang sabi po sa Zechariah 14 din. The Father, angels, and all of the righteous come with Jesus. Revelation 21:1-3. And wicked dead race and Satan loose. Yan po ang sabi po sa banal na kasulatan. Satan deceives entire world. Ayun po, pakakawalan si Satanas. Bubuhayin po yung pong mga makasalanan para po sa kaparusahan. At si Satan po ay dadayain niya yung pong mga tao na yon para po sakupin yung pong bayang iniibig o yung pong New Jerusalem. At yung pong sabi po sa Revelation 20 verse 9, wicked destroy by fire. Ayan po yung close sa, yan po yung pagkatapos ng 1,000 years. And according to sa Isaiah 65:17, new heavens and new earth created. Ayan po yung mangyayari sa close po ng 1,000 taon. So, God's people enjoy eternity with Christ on the new earth. Sabi po sa Revelation 22 and 4, na yung pong mga luha ng bawat mga tao ay papawiin ng ating mahal na Panginoong Yesus. Oh, kay ganda pong isipin at kay ganda pong i-claim yung promise ng ating Panginoong Yesus na siya po ay muling babalik at sa kanya pong muling pagbabalik yung pong madadatnan niyang nananampalataya sa kanya ay isasama niya doon sa langit na bayan at mananahan doon sa kanya pong inihanda na isa pong bagong langit at isa pong bagong lupa. Kaya po ang tanong po sa atin po ngayon na mga nanonood ngayon, Jesus who loves you very much has prepared a mansion for you in His fantastic eternal kingdom. Are you laying plans to live in that glorious home that is custom built for you by Jesus Himself? O kayo po ba ay nagpaplano na makasama ng ating Panginoong Yesus doon po sa langit na bayan? Paalala po, pag-review po natin. Ang simula po ng 1,000 taon ay ang pagbulim, ang second coming. At sa loob ng 1,000 taon ay wala pong taong buhay dito po sa sanlibutan na ito. Yung po mga banal ay nandoon sa langit. Hindi po makapagsisisi sila Satanas at yung lahat ng mga kasalanan. At pagkatapos ng 1,000 years, diyan na po lalabas yung pong tinatawag po sa Biblia na impyerno, yung dagat-dagatang apoy. Pagkatapos ng 1,000 taon, ang kasalanan ay wawakasan na ng ating mahal na Panginoong Diyos. Kung ang inyo pong pasya ay makasama doon po sa mga banal na iyon, ang dapat po nating gawin ay mag-confess ng ating pong mga kasalanan at manumbalik tayo sa Kanya. Alam niyo po, wala pong nag-offer dito po sa ating sanlibutan na 1,000 kapayapaan. Tanging ang Biblia lamang po, ang Bible lamang po ang nag-i-invite sa atin na sumama po doon sa 1,000 taon na iyon na kapayapaan doon po sa langit. Payapa sapagkat doon sa langit ay wala na pong patayan. Wala na pong magnanakaw doon. Wala na po doon mangre-rape. Wala na po doon sisingil sa inyo pong mga utang. Wala na po doon nahabol sa inyo. Wala na po doon aso na mga ngagat. Wala na po doon ahas na kakagat sa mga tao. O wala na po doon magpapatayan. Doon po sa langit ay payapa po doon. Payapa po doon. At ang tangi, ang sabi po ng banal na kasulatan, 1,000 taong kapayapaan.
at pagkatapos po nito ay another na kapayapaan kasama natin ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, mas maganda po na gawin po natin ngayon ay ipag-pray po natin yung pong pagsasaliksik natin ng ating pong katotohanan. At tayo po ay igaguide ng ating Panginoong Yesus doon po sa buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi po makapagliligtas sa atin kung ano man ang ating tinatangkilik ngayon. Ang makapagliligtas lamang po sa atin ay ang ating Panginoong Yesus na siyang nagbayad ng ating pong mga kasalanan. Na siyang naging kapalit natin na sana ay tayo ang mamamatay. Ngunit inako ng ating Panginoong Yesus. Tangi ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin. At kung ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin sa darating na panahon na iyon, bakit hindi tayo manampalataya sa Kanya at ibigay natin ang Kanya pong buhay? Alalahanin po natin na sa mga huling araw ay meron lamang pong dalawang side. Ang side ng ating Panginoong Jesus at sa side ni Satanas. Kanino pong side ka ngayon pong araw na ito? Kung ang desisyon po ninyo ay nasa side po tayo ng ating Panginoong Jesus, hayaan niyo pong ipanalangin po. Ipanalangin ko po kayo. Tayo po ay manalangin. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sinasamba po namin kayo sa katotohanan na ipinagkaloob niyo po sa amin na ang pagsisisi po ay ngayon po ang pagsisisi. Sapagkat pagkatapos po na kayo po ay dumating, wala na pong pagsisisi. Close probation na. O amin pong inilapit sa inyo ang mga nakikinig ngayon, ang mga nanunood ng video na ito. Nawa ang inyo pong banal na espiritu ang siya pong umakay sa kanila sa pagsisisi at sila po ay manumbalik sa inyo. O Panginoong Diyos, kami po ay makasalanan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa amin pong mga kasalanan. Gusto po namin na kami po ay maligtas at mayakap po namin kayo. Ayaw po namin ng karahasan na. Ayaw po namin ng kahirapan na ng sanlibutan na ito. Ang sanlibutan po na ito ay puno ng pasakit, puno ng luha. Ngunit kayo po ay nag-i-invite sa amin ng isa pong kapayapaan. Kapayapaan na sa inyo lamang po masusumpungan. O Panginoong Diyos, inyo po nawa kaming ilhapit sa inyo. Salamat po ng marami dahil lagi po kayo nandyan upang magatid sa amin ng katotohanan. Salamat po sa video na ito sapagkat nalaman po namin ang katotohanan. Salamat po sa pagdinig ng aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.